Hello po. Halos magdadalawang buwan na po tayong nasa ECQ dahil sa COVID-19. Bali, dalawang buwan na rin tayo, walang padyak. So, yung iba sa inyo, nasa bahay lang, nanonood lang ng TV, kaupo maghapon, kinakapadyak. Yung iba gumagawa ng mga DIY roller, pumibili ng mga trainer, tsaka install na suit. Ano ko, yung iba sa atin, walang pera pambili ng ganun eh. Tsaka walang laptop. Bali, gumagawa lang tayo ng paraan para makapagpadyak tayo. Ako rin gumawa ng paraan. Gumawa ko ng DIY roller gamit ang hubs. Pakita ko, gumawa ko DIY roller. Yung iba po kasi, gamit nila yung libulitas na hubs na boha. Kaya maingay. Sa akin po, bearing. Bearing po yan. Dapat ako sa ingay. Bearing po, para hindi po maingay. Problema po kasi pag dibulitas, maingay po yun eh. Testing natin. Bali, ginawa ko lang po yun sa mga scrap na kahoy. Yan. Dos por dos lang po yan. Portos lang ngayon. Ito, 3/4 plywood na nilagay ko sa 2x4 na kahoy. Ayan. Ang agwat po niya, mga nasa 5 inches. 5 inches na agwat. Kung hindi ka sanay sa sinubukan ko sa dito malayo, mga 10 inches or 9, mabigat ito. Ito yung pinakamagaang na setting niya. Siguraduhin nyo lang na nakagitna yung gulong nyo dun sa boha na hindi siya tatama dito sa gatla na ito. Kasi pag tumama siya dito sa gatla na ito, masisira ito eh. Ito yung unang ibigay dyan. Yung side wall lang termo ng kulong niya. Pinakagilid niya. Kailangan nasa gitna siya. Meron ka ng roller na DIY. Ano lang yung gagawin mo? Papadyak lang ng papadyak. Hindi. Dapat, kumbaga may structure yung training mo. Hindi lang padyak ka ng padyak. Walang nangyayari ron. Papakita ko sa inyo yung na-download ako ng app sa Google Store. Papakita ko sa inyo. Ayan. Exercise bike. Tutin natin. Marami po siyang mga training na pwede nyo po pagpilian ayon sa inyong kakayahan bilang paguhan. Ito po, pakita ko sa inyo. Yan po yung mga workout niya. The beginner, base training, advanced, climbs, tabata, cardio. Yan. Ito po, may mga information din po siya kung para saan siya, para alam nyo kung sakto ba sa katawan nyo yung o eksakto ba sa kakayahan mo yung gagawin mong exercise. Gaya nito, beginner, yan, this workout can help you achieve your weight loss goals. Workout 3 or 4 times a week. Okay, yan po yung information niya. Base training,
tapos na lang tayo. Ulit, base training. This workout will help you keep yourself in good shape after the main goal, weight loss, is reach workout 3-5 times a week. Yan. Advance. Ito, mahirap to eh. Sinubukan ko na to eh. Yan. This workout is for athletes recovering lost form and for those who wish to lose weight in addition to build muscle. Workout 4-6 times a week. Workout 4-6 times a week. Ibig sabihin, gagawin mo siya ng 4 Okay. Ayan. Workout 4-6 times a week. Ibig sabihin, 4 hanggang 6 mo siyang gagawin sa isang linggo. Mahirap yan. Pakita natin. Puntutin niya siya. Up. Pakita natin. Ayan. Ayan. Bale, 5 minutes na warm-up, sprint for 1 minute. Ito yung mga ano niya, light exertion. Para po sa mga hindi nakakaalam kung ano po yan, yan po yung kung gano'n nyo po ka yung padyak nyo. Tapos yung resistance, kung gano'n nyo dapat siya ka kung mababa lang ba o mabigat, yan. Pang ano po ito, ha? Pang stationary bike. Ang itong apps na to. Itong ano na to. Itong apps na ito. Yan. Bali 25 intervals po yan. Marami po yan. Isang oras mahigit po yan. 25. Mahirap po yan. Subukan natin kung maganda pa siya talaga. Face training. Warm up muna. Yan, sinasabi ko. Huwag ko nakikita niya. Taka. Face training. Hindi ko po tatapusin to, ha. Pakita ko lang sa inyo. Pakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa ito. Yan. Heart exertion, low resistance. Okay, go for it. Ganyan lang po siya kadali. Yan. Cover. Sabihin na pahinga. At meron din po pala siyang heart monitor na ikita niyo. 125 beats per minute. Pinaka maximum niya ay 136 beats per minute. Kaya sinasabi ko, medium exertion, low resistance. Ibig sabihin, yung pagsipa niya hindi masyadong malakas. Hindi gano'ng mabigat. At low resistance ko siya. Okay? Okay. Bye!